topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa rashes at lagnat kasi yung mga nanay natin very worried tsaka puno ngayon ng mga emergency room natin kasi yung mga bata ang tataas ng lagnat nila tapos yung iba meron pang mga rashes. Actually, marami ring bata may rashes. One day, one week, minsan 2 weeks na may rashes pa kaya worried ang ating mga nanay at mga lola. Ito po ang ituturo natin ano ang mga dapat gawin. Una sa lahat, i-discuss natin yung mga virus ang dahilan kung bakit nagkaka-rashes at lagnat. Unahin natin itong tigdas hangin o Roseola infantum. Itong Roseola infantum, yung lagnat, 38.8 hanggang 40.5 degrees ang lagnat ng bata. 3 hanggang 7 araw, walang gana kumain, nagtatae, may ubo, may sipon. Pagkawala ng lagnat, doon lalabas yung mga rashes. Una, dito muna sa dibdib, tiyan at likod bago pupunta doon sa mga kamay. Ang tanong ng nanay, kailan ba papapasukin ulit sa school ang anak? Pag huwala ng lagnat at rashes, 24 hours pa pagkatapos noon, tsaka nyo pabalikin sa school para hindi siya makapagkalat ng mga virus sa school. Ang next naman, yung tinatawag nating tigdas o yung talagang tunay na tigdas or ordinary measles. Dito, mapapansin nyo, mapula yung mata ng bata. May ubo, may sipon, may lagnat, may parang puti-puting singaw dun sa loob ng bibig ng bata. Ang rash nito nagsisimula dun sa may noo, sa muka, pababa, papunta dun sa katawan. Ganon din pag nawala, muka muna, papunta dun sa katawan. Meron namang tinatawag na rubella or 3-day measles o German measles. Ingat po ang ating mga buntis na huwag mahawa nito. Masakit ang ulo ng bata, low-grade fever, masakit ang lalamunan, sore throat, may ubo, sipon din. Ang pagkakaiba lang, may makakapa kayong mga kulani sa liib ng bata. Yung rash niya, nagsisimula din sa muka, papunta dun sa katawan. I-discuss na rin natin yung chickenpox o yung bulutong tubig. May lagnat, masakit ang ulo, parang pagod. Yung mga rashes niya, magsisimula dito sa katawan, sa dibdib. Pero makikita nyo, dadami na at magkakaroon na rin ng tubig dun sa loob, magiging blister. So, yun ang pagkakaiba ng chickenpox. So, may mga dahilan. Yan po, yung mga virus na dahilan kung bakit nagkakaroon ng rashes at ng paglalagnat yung bata. May isa din naman, yung tinatawag na hand, foot, and mouth disease. Virus din to, makikita nyo may rashes dun sa kamay, sa paa, at dun sa bibig, hanggang dun sa loob ng bibig. Pero meron din doon sa bandang puwet, doon sa singit ng bata. Siyempre, hirap din siya kumain kasi may sore throat, hinang-hina siya, at may fever. So, fever at rash din ang makikita niyo dyan. Nakakahawa ito, lalo na sa mga laruan ng mga bata o sa school. Meron ding iba pang dahilan, yung Zika, chikungunya, at dengue fever na kinatatakutan ng lahat. Lahat yan, Aedes aegypti ang dahilan. Pwede din yung Aedes albopictus dahil sa lamok. Medyo pare-pareho ang kanilang nararamdaman. Pero ang dengue, masakit dun sa may likod ng mata. Masakit ang katawan, yung kalamnan, kasukasuan, joint pains, masakit ang ulo, magkaka-rashes din. Masusuka din. So ito sinasabi nila talagang hinang-hina sila. Hawig din doon ang chikungunya kasi masakit din ang katawan mo dyan. Merong mga paniniwala na dapat maliwanagan natin. Ano? Ito po ay dahil sa lamok. Tag-ulan, tag-araw, may dengue. Malinis at hindi malinis na tubig. Pwedeng itlugan ng lamok. Kailangan ho, painumin natin ng maraming tubig ang inyong mga anak, ano? Tapos, iba po ito sa mga malaria. Ang sinasabi lang natin ngayong panahon ng dengue o buong taon, pwede ho ba linisin natin yung ipunan natin ng mga tubig, yung pangtakip dun sa halaman natin, yung pangsalo sa ilalim, dyan maraming nakatira. Lahat ng hindi ginagamit na malalim na lalagyan, itaob ho natin. Tapos,
yung iba nakakaligtaan yung mga bubong nila eh. Isama na natin yan sa mga lilinisin natin. Tsaka minsan, kahit doon sa amin, nakita ko yung aming bubong kasi hindi nga diretso, nag-iipon pala yung tubig kahit doon sa mga simento. Siyempre, gusto natin maganda. Minsan, meron tayong mga sa harapan ng bahay, yung mga taniman. Lahat yan kung pwede, itaob natin sa buong bahay. Yan yung mga front terrace natin, yung mga artificial fish ponds natin na maganda. To sa gilid ng mga gutters, marami yan. To. So, lahat ng mga lagyanan ng tubig, yung para hindi, di ba naglalagay din tayo sa loob ng bahay para hindi akyatin ng langgam, pakitaob ho natin. Kahit dun sa ref, yung ref, aircon, yung pangsalo ng mga tubig, kailangan linisin lahat yan. Tapos, may isa din dahilan, allergy. Yung allergy, nagra-rash din tayo dyan. Pero ang pagkakaiba niya, parang nagluluha ka, may sipon, may rashes, sakit ulo. Minsan, namamaga yung hingahan natin, nahihirapan tayong huminga. Yung iba, matagalang ubo ang dahilan allergy. Yan. Pero kadalasan nga, namumula yung buong katawan o basta mapula lang siya. Yung iba naman, rashes lang. Ano ang gagawin natin kapag may fever? Ang masasabi ko po, pagbata, dalahin sa pediatrician. Pag matanda, sa mga infectious disease doctor. Pwede rin ho sa emergency room kapag gabi o weekends na walang doktor. Pag maraming rashes, pwede rin sa mga dermatologist kung wala namang fever. Pag matagalang mga rashes na, pwede din sa allergologist or immunologist. Pero, kailan ba tayo mababahala? Actually, dapat lagi tayong mabahala. Ano? Siguraduhin natin, alam yung temperature. Huwag yung nanghuhula, mainit o hindi mainit. Kunin natin ano ang tamang temperature. Pero, maalarma kayo kapag masakit ang ulo ng bata o kaya dun sa may leeg masakit. Tapos, lagi na siyang nagtutulog, nagsisisure, convulsion yung bata, hindi makahinga, suka ng suka, tae ng tae. Tapos, pag may bagong labas na skin rash, alamin agad. At iwasan natin na ma-dehydrate yung mga bata. Kasi sa dengue, iiwasan mo lang talagang ma-dehydrate eh. So, kapag tulog ng tulog, talagang irritable na yung bata. Tapos yung ubo sipon niya, talagang hirap na siya, ayaw ng dumede. So, pag dengue naman kasi, kailangan mo lang, o kahit anong lagnat, kailangan mo lang naman maraming tubig, mga sabaw, Oresol, Pedialyte, Hydrite, yan ang mga pwede nating ipainom. Pag medyo nangingitim na yung bata, kailangan maalarma tayo. Tapos nakikita nyo, bumibilis na siyang huminga. Ibig sabihin, hirap na yan. Ayaw kumain ilang araw na. Tuyot na yung kanyang luha kapag umiiyak. Tsaka tignan nyo, baka hindi na siya umiihi. Hindi na kayo nagpapalit ng diapers o hindi na pumupunta ng banyo. Maalarma po tayo. Dalhin pa rin sa doktor, huwag tayong manghuhula. Maraming salamat po.